So, Rai, pang ilang business mo na to? Una po, nakumpisa ako sa kimchi. Tapos, duko, cup rice, and then, of course, the salon, Korean hair salon, Moriduart, and Korean casual fine dining, Faldo, with Korean chef, Mr. Sohu. What does Faldo mean? Faldo means 8 provinces. You can taste here in Faldo sa 8 different kind of province ng Korea. Kahit hindi kayo pupunta sa Korea, pwede kayo try ng Korean province traditional food here in Faldo, lalo na sa Quezon City. Because in the Philippines, it means you have a lot of money. Faldo. Ayun ba yun? Yes. Yeah. So, in the future, thank you, Lord. Is it your own concept or franchise from Korea? Faldo talaga own concept here in the Philippines. Wala naman Faldo sa Korea. No? Hago yun, Faldo concept yung Faldo concept yung only it's our original brand starting here in the Philippines. Yeah, Faldo. So, usually, nalulungkot ako kasi karamihan ng mga, lalo na mga kababayan natin, mga Pilipino, pag sabihin nila ng Korean food, alam nila sanggyup. Unlimited, sanggyupsal, yun yung karamihan alam nila Korean food tungkol sa Korea. Eh. So, dito sa Faldo, talaga you can experience Korea. Kahit hindi kayo pumunta sa Korea, pwede kayo talaga try dito ng Korean traditional food. Next year may Faldo na sa Korea. Hindi na natin. Basta gusto ko talaga ma-experience yung mga kababayan natin, mga Pilipino na... Tsaka hindi po siya, akala nila pag fine dining sobrang mahal. Open po kami sa lunch, 11 a.m. sa lunch, 700 pesos, talaga affordable. Tapos yung sa traditional food set, usually pag fine dining, mga 4,000, 5,000, kami ang ginawa namin, less than 2,000 pesos. So, gusto ko talaga ma-experience ng mga Pilipino na Korean traditional food. Yeah, here in Faldo. Meron din kami sa lunch para sa mga yung madali lang orderin, mga 500 pesos. So, yung lunch talaga, pero sobrang sarap. Subukan nyo talaga kasi mismo chef nandito araw-araw eh. Siya po nagluluto para sa ating mga kababayan. Gusto ko talaga ma-experience ng mga Pilipino na authentic Korean traditional food. Kaya po ako nakatayo nito. Alin ang favorite mo so far? Ang favorite ko talaga healthy food. Mahilig ako sa kumain eh. Yun yung stress deliver ko eh. So gusto ko talaga kumakain ng authentic. Kasi pag iba-ibang ako kumakain, sinusubukan ko iba-ibang restaurant. Parang ang sarap pero hindi talaga yun yung authentic na lasa eh. So gusto ko talaga, naisipan ko, nag-umpisa ako kimchi, authentic na kimchi, cup rice, tapos syempre salon, tapos gusto ko talaga, mahili ako kumain, kaya na yun, tapos na pandemic, kaya naisipan ko itong concept na casual fine dining, kaya araw-araw kasi ako kumakain, kumakain din po ako dito eh. So mahili ako sa healthy na masarap, na meron din dito yung mga samgyup, pero talaga, na lahat ng ingredient, lahat ng pagkain ay authentic talaga. Mamaya try nyo po. Try nyo po lahat para makuha nyo yung mukha nyo parang hindi nyo nakuha yung sinasabi ko eh. Pero pag tinry nyo po yung food, yung pala sinasabi ni Raya, authentic na masarap. Ryan, anong example ng mga food na marirecommend din nyo sa mga dadalaw sa Faldo? Meron kasi yung chef, special menu, chef food. Surasang set. Surasang set, ibig sabihin, so, can you explain Surasang set? Surasang set, please. Wang의 음식. 왕에게 진상하는 음식. Meron kami Surasang set. Yun po yung set menu na lagi po kumakain ng king and queen. Napanood yung mga Korean drama, yung mga traditional drama. Kapag kumakain po ng king ng Korea, ibig sabihin, ang tawag doon Surasang. Yung mga ulam, mga pagkain, ready po para sa hari namin. So dito, lahat kayo hari. So pwede kayo ma-experience kung anong kinakain ng hari. So pagpunta ako sa Korea, pag mayroon po ako special na bisita, pag dinadala ko po sila sa traditional na restaurant, lalo na si Mami Bai, yung pamilya niya, nagkumain kami ng traditional food.
sobra po na-enjoy sila mga Pilipino talaga. So naisip ko, balang araw magtatayo ako ng traditional kung saan, kung paano kumakain ng king and queen yung lumang panahon, yung mga maraming mga ulam, maraming mga side dishes, mga healthy, kaya po ako ni-ready dito. So pwede kayo ma-experience. Ibig sabihin, super authentic, masarap, healthy, tapos yung ingredient namin, mga galing Korea, pero hindi mahal. Usually pag akala nila fine dining, ito po ay casual fine dining. Pwede kayo mag-order ng a la carte, na pwede kayo order ng surasang, yung kung anong food ng king and queen, na pwede ka rin chef service, marami po, pwede kayo mag-try lahat. Buti na papayag mo si chef to come here and live here. What made you say yes to live here in the Philippines? Philippines, 와서 식당을 열고 오케이를 제의를 받아들인 제일 큰 이유가 나이언 밤나. My girlfriend 나. Taken. Taken. Why am taken? Please, please, please. Ah, basta. Thank you. Yeah. Yay. Congrats. So, kaya ang dami mo ng business. So, ano yung ano mo, parang secret mo to success? Saka kung may magbibigay kang tips, mga gusto mo. Yung unang-una, bago kayo mag-business, talaga ipon po, ipon. Pakalinga, ako po, 10 taon po ako nag-ipon eh. Hindi ako gumigimik, hindi ako gumagala. Tapos, hindi ako nakajoa. Gusto ko lang. Pero, ayaw ni Ron. Na-try ko, pero walang love life. So, nag-ipon po talaga ako. Nag-iipon ako, siyempre, para sa future. So, nag-ipon po ako ng 10 taon. Tapos, hindi lang po puro ako, naghanap po ako ng tao. Importante kasi tao po eh, yung paligid tao. Kung sino malapit sa'yo, naghanap ko. Meron ako friend na super magaling na chef. Yung chef niya, 25 years chef sa Korea. Tapos meron din po ako business partner, sobrang... Yun, na, sa loob ng 10 years, importante talaga tao. Yung pakatiwala mo, tapos may kanyang-kanyang talent. So nabuo ko po yung team ko, sabi ko, gusto ko din parang Korean style start here in the Philippines. Yung Filipino company with Korean color. So Korean color, Korean style with Filipino people. Lahat ng employee po namin Filipino. So sabi ko 2010 po ako nag-start. 2020 gusto ko talaga mag-negosyo eh. So 2020 nag-umpisa from start. Start from small. Nag-start po ako ng kimchi. 99 pesos. Tapos nag-isipan ko first store ng Ducup cup rice with kimchi. Tapos during pandemic, talaga nakita ko na isang salon na nagsara. So sabi ko, pwede ako na lang gawin yung salon. Dahil marami ako kilala ng hairstylist na magaling. So tinuloy ko salon. Tapos na-meet ko yung chef. Sobrang sarap ng pagkain. Tsaka willing siya mag-work with Filipino chef. Gusto niya talaga magbukas ng iba-ibang branch with Filipino chef. He's willing to teach a lot of Filipino chef. So natuwa ako yung puso niya. So nag-open po ako talaga ng Korean casual fine dining. Kasi pag samgyeopsal ulit, baka gusto ko iba naman para makuha ng marami experience din yung mga kababayan natin ng iba-ibang Korean food. Ganon din naman eh sa ibang bansa. Baka pag puro sinigang na restaurant, gusto ng ibang Pinoy magbukas ng kare-kare, di ba? Hindi naman sinigang lang yung, di ba? So, ganun din po ako. Gusto ko ma-experience ng traditional food para sa mga Pilipinas. So, ang dami mo ng business. Wala ka bang plan na mag-asawa? Siyempre, hindi naman ako mag-girlfriend kung I'm more than 30 plus years eh. Years old eh. 30 plus. So, ilan taon ba ako? 32. Nakakadito may Korean age pa kasi, 32. So hindi naman ako mag-girlfriend kung wala akong plano para sa kanya. More than 30 years old, di ba? So, yan, syempre may plan. Meron akong plan para sa future namin ng girlfriend. Tsaka, para sa yung plan, ayoko lang puro salita. Ayoko lang puro sweet. Pero gusto ko talaga ipakita sa, by action din. Kailan mo na anong may business acumen ka? When did you start learning
that I think I have it. Business acumen. Ano po ako eh, sa college. Business management po ako sa DRSU eh. Wow. So, mahilig po talaga ako. Negosyante po talaga gusto ko eh. Pero, natutuwa yung mga Pilipino sa, nung sumali po ako PBB, sa Showtime. Tapos, yan. Na-combine mo. Yes. Okay. Pero, gusto ko talaga, maraming Pilipino yumayaman. Hindi lang puro trabaho, gusto ko maraming Pilipino na yumayaman dahil sa akin. Yun yung pinupray ko araw-araw, gabi-gabi. Lord, gamitin niyo po ako para marami po mga Pilipino na yumayaman. Kasi yung family problema dahil din sa pera eh. Kaya din ako pumunta dito eh. So ayoko mangyari yung super sakit na pinagdadaanan ko. Naranasan ko na sobrang hirap dahil sa pera. Ayoko mangyari sa mga kababayan natin. So gusto ko talaga maraming Pilipino may trabaho para dahil sa akin. Yun din. Tsaka maraming Pilipino matutuwa sa mga negosyo ko. Kasi ayoko yung super mahal. Yung talaga affordable pero kumakain sila ng masarap. Gaano kalaking empire ang itatayo ni Ryan Bang? Yeah, basta when I start talaga ano yun. Abangan nyo, natutuwa ako kasi nakita nyo po ako, simula ko ako sa PBB, 18 years old. Eh na yun, 32 na po ako. Eh makikita nyo po yun, how I grow here in the Philippines. Gusto ko, marami may inspire dahil sa akin. Yeah. So, basta step by step, yun ang gusto ko, ayoko yung biglaan. Step by step, yan. Thank you po, thank you so much. Thank you. Thanks, Ryan. Thank you. Dito, saan mo yung gusto? Dito, saan na? Okay lang kami.